Kinagagala ko pong makasama kayo ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. It's a great privilege po, it's an honor to be here with you. Upang nang sa ganon ay maibahagi ang isang mahalagang mensahe na nanggagaling sa banal na kasulatan. Ako po'y umaasa na kayo po ay nasa maayos na kalagayan at patuloy na iniingatan at pinoprotekta ng ating mahal na Diyos. At ganun din po sa mga kasama po natin na nag-worship dito po sa pamamagitan ng mga online streaming ang galing ng Panginoon. Imagine nyo, the gospel ano po ay can be preached sa pamamagitan ng technology at ngayon ay maaari tayong mag-aral ng salita ng Diyos na magkakasama sa pamamagitan nito. Bago po tayong magpatuloy ay nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. Our great God, Heavenly Father, we ask for your guidance. As we begin the study of your word, may it be that everything that we'll have here will help us grow in our faith and in our love for you. And may it be, Lord, that whatever it is that we'll have here will help us to mature in our faith and to grow in our relationship with you. Bless us now, Lord. May the Holy Spirit empower us. May the Holy Spirit lead us and guide us. Thank you so much, Lord, for the assurance that you are with us right now. In Jesus' name we pray. Amen. Ang topic po natin, mga kapatid ko, mga kaibigan, ay matatagpuan po natin sa Revelation chapter 7. At ito po ay yung walang iba kundi yung story or yung account about the 144,000, or mas maganda po sigurong sabihin natin, ito yung mga taong makaka-receive nung tinatawag po natin na seal. Ano po? Yung seal of God. Kaya naman, sa pag-aaral po natin ngayon, ang ating pong topic is about that one, about the 144,000. So, aalamin po natin yung characteristic, yung 144,000 and the great multitude. Ano yung characteristic? Why were they chosen? Or not only chosen, but paanong sila, mga kapatid ko, ay nagtagumpay at nakapagpatuloy? At ganun din na tayo rin naman ay maaring mapabilang sa mga taong ito dahil tandaan po natin this is a prophetic book at pinag-uusapan po dito yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. So again mga kapatid, ang topic po natin is about the ceiling or the 144,000, the great multitude and what's the characteristic na kailangan pong meron din ang bawat mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Bago ko po simulan, gusto ko pong balikan natin yung nasa chapter 6. Ano po? Sa chapter 6, mga kaibigan, mga kapatid, kung papansinin ninyo yung last verse, there is a question there that was addressed. Ano po? Ang sabi ay ganito, "For the great day of his wrath has come. And who is able to stand?" So again, in Revelation 6, we were talking about the first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, and then sixth seal. Ano po? And then the last verse po ay nagsasabi sa chapter 6 ay, "Who is able to stand?" Anyways, mga kapatid, by the way pala, ay nais ko po ipaalam sa inyo na dati po ay wala pong mga chapters and verses ang Bible. So ito po ay dire-diretso. So nung tinanong that who is able to stand, ang chapter 7 is the answer dito po sa katanungang ito. Kaya po mapapansin ninyo, yung buong chapter 7, itong section na ito, ito yung magsisilbing sagot doon sa tanong that who is able to stand or who will be able to stand. Kaya pag titingnan nyo yung pagkaka-construct ng Revelation, pagdating sa chapter 8, we are already talking about the seventh seal. Ano? So parang nagkaroon ng gap in between to answer the question, who is able to stand? At ang ganda sapagkat sa sixth seal, makikita po natin doon na may mga pangyayari na mga bagay na talagang mga hindi natin maiintindihan that will happen here on earth and that is why the reason is who is able to stand? Sino ang makakatayo sa huling panahon? Ano po? Kaya naman, samahan niyo po ako sa pagbuklat at pagbabasa nitong Revelation chapter 7 at sasagutin po natin din yung tanong that who is able to stand? Kaya nga po yung title ng ating topic is who is able to stand. Okay, balikan po natin sa verse 1.
Ang sabi dito sa verse 1 ng chapter 7, "After this, I saw the four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or any water." Well, there is a great agreement among our scholars that yung wind po dito represents yung mga distraction, mga bagay na mangyayari sa ating mundo. At ang ganda ng description dito, ang sabi dito, itong four angels, they are holding the four winds of the earth. Ibig sabihin, they are trying to prevent the destruction to happen dito po sa mundong ating ginagalawan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, yung mga pinagdadaanan nating mga pagsubok ngayon, yung mga dumadaan sa ating bagyo, yung mga dumadaan sa atin ng mga flooding, yung mga dumadaan sa atin ng mga pagsabok ng mga bulkan, paglindol at mga kagutuman at itong mga karamdaman na ito, ito'y wala pa kumpara doon sa sinasabi dito that the four winds of the earth, pag ito'y tumama dito sa mundo, this is a total destruction. Talagang matinding destruction, calamity sa mangyayari dito sa ating mundo. Which only shows, mga kapatid, in my reflection, that God is a God who protects. Pinoprotektahan niya tayo bagamat ang ating mundong ito ay talagang pasama ng pasama, pagulo ng pagulo, ang proteksyon ng ating Panginoong Diyos ay atin pa rin pong maaasahan. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, ang ganda, no? Dinidescribe dun sa chapter 6, sa sixth seal, na may mga mangyayari, na mga bagay, na mga hindi magaganda. Pagkatapos sa tanong, who is able to stand? And at the very first verse of chapter 7, pinapakita that God is in control, that He's holding the four winds of the earth, para nang sa ganon, ang mga tao ay hindi mapahamak. Tuloy po natin mga kapatid, verse 2. "Then I saw another angel coming from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the four angels who had been given power to harm the land and the sea. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God." So dito po papasok yung sinabi po natin kanina about sealing. Okay? So palagay ko po marami sa atin ay meron ng idea about this one. So there's an angel at ang sabi po doon, isi-seal daw po dito sa forehead. Ano? Well, basahin lang po natin itong mga sinabi ng mga ilang scholars, especially si Stefano Bick. Ano po? Ito po yung known writer when it comes to Revelation. Ang sabi niya ganito, the basic ancient idea of sealing is ownership. When anything was sealed, such as a document, it was either for the sake of ratification or for protection of its content. This sealing of people in the New Testament denotes identification of those who are God's faithful people. So ang isi-seal daw po ay yung mga taong nagtatapat sa ating Panginoong Diyos. At hindi lamang yun. Ang ibig sabihin daw po nito, it's ownership. Ano po? Ito ay yung talagang God will claim us as His own. Well, in reality, we are His own by creation and also by redemption. Kaya lang po ang nangyayari, maraming mga tao ay they choose or they have decided not to be with the Lord. Tingnan nyo pa po ang sabi niya. "The sealing of Revelation 7 should be understood as the final closing of sealing process on the earth when the preaching of the gospel will come to its close and grace will be available no longer." Kaya po, kung titingnan nyo yung sequence, doon sa sixth seal, doon pumasok yung tanong na who is able to stand. At pagkatapos ito po sinasagot na sino yung makakatayo sa mga matinding pagsubok. At ito po yung pinag-aaralan natin. Pagdating sa seventh seal, sa Revelation 8, it is already the second coming of Christ. So ibig sabihin mga kapatid, itong sealing na ito mangyayari before the second coming happens. Ano po? Bago mangyari yung second coming ng ating Panginoong Jesu Kristo. Ibig sabihin po, mga kapatid, mga kaibigan, itong mga mananampalataya na mananatiling nagtatapat sa ating Panginoon Jesu Kristo, they will be sealed sa kanila pong mga foreheads. Well, maalam po ninyo, may mga lumalabas ngayon na mga pananaw. Honestly, noon pa, ako po nung bago pa lang ako mananampalataya, may mga naririnig na ako na mga nagsasabi na ang seal of God daw ay yung
Kasi this is a contrast between Mark of the Beast and Seal of God. Mapag-aaralan nyo po later, pag nagtuloy-tuloy kayo sa pag-aaral ng Revelation, that's, there's also the Mark of the Beast at meron yung Seal of God. And ang medyo nakaka-amaze dito mga kapatid, mga kaibigan, is that both of the seal and Mark of the Beast ilalagay sa kamay at saka sa forehead. Kaya maraming mga lumalabas ngayon na mga pananaw, mga paniniwala, na ito ay literal na magkakaroon ka ng marka sa kamay, literal na maglalagay ka ng marka dito sa forehead. Kaya yung iba ang pananaw nila, this is the microchip. Ano po, ito daw yung microchip na i-implant sa ating kamay. But again, mga kapatid, mga kaibigan, this is a spiritual battle. Okay po? Well, we don't know how far yung technology can do. Like now, nagagawa po natin ito. Pero this is a spiritual battle. Kaya po dito sa banal na kasulatan, the forehead represents our minds or our thinking. Ibig sabihin, when we are sealed in the forehead, ibig sabihin po niyan sa ating mga isipan, sa ating mga puso, sa ating mga kamay, sa ating mga kilos, ang ating ninanais ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So hindi ito yung basta na lamang nagkaroon ka ng implant something, ay ibig sabihin you already received the mark of the beast or you already have the seal of God. Tandaan niyo po, it will happen on the sixth seal. Ano po, itong closing, itong yung seal of God, yung final closing o yung close of probation na sinasabi po natin. So ibig sabihin mga kaibigan, what we have today, may mga naririnig ako mga pag-aaral, that what we have today is not yet the final seal. Ano po? Kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, kung tayo ay nagtatapat sa ating Panginoon Jesucristo, ang meron tayo ngayon is our faith in the Lord. Ano po? Yung faith natin Panginoon. Pero hindi ibig sabihin that because we already are in Christ, automatic ay we will receive the seal of God. O hindi natin pwedeng sabihin na just because we are attending the Sabbath, just because we are reading our Bibles, automatic we will receive the final seal of God. So parang ang meron pala tayo ngayon is the temporary. Ano po? And every day, chinecheck ang ating mga buhay whether in our minds and in our actions ay nananatili tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, huwag po kayong magpapaniwala sa mga mapapanood ninyo sa television, sa mga social media na nagsasabi na ito ay yung mga ilalagay sa kamay, ilalagay sa katawan, ito daw yung vaccine, ito na daw yung mark of the beast. Mga kapatid, no. This is a spiritual battle. So the mind o yung forehead represents our mind, our thinking. Kaya po ang tanong, sino ang nasa isip natin? Sinong nasa isip natin? Alam nyo po, pagpasensahan nyo po kung nandito pa lang tayo sa verse na ito, ay marami na po akong nasasabi. Pero alam po ninyo, sa panahon ngayon, hindi lang sapat that we are, alam nyo yun, yung tuwing Sabat lang tayo na sumasamba, pumupuri, na para bang ang dating. Naalala ko nung ako'y bagong Kristiyano, pag Sabat daw ang babait, pag Sabat daw ang pinapakinggan lang mga music tungkol sa Panginoon, pag Sabat daw ang atin lamang ginagawa ay para sa Panginoon. The question is, what do we do and who are we from Sunday to Fridays? Kasi dito po mga kapatid, those who will receive the seal of God ay mga tao, according dito sa pinag-aaralan natin, mga tao na ang kanilang mga isipan ay itinuon nila sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mamaya, isishare ko po sa inyo, sa pagpapatuloy po, in the last part, I will share just 3 points of the characteristic of those who will receive the final seal of God o yung seal ng Diyos na nagsasabi that we are His and tayo ay mapoprotektahan from any harms and dangers na mangyayari po, especially when it comes dun sa tinatawag po natin na sixth seal. So ituloy po natin ang basa sa verse 4 at alam po ninyo, ito na po yung tinatawag nila na figure of 144,000 na nagkaroon rin ng maraming mga confusion with many. Basahin po natin. Then I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel. From the tribe of Judah, 12,000, Reuben, 12,000, Gad, 2,000, Asher, 12,000,
Naphtali 12,000, Manasseh 12,000, Simeon 12,000, Levi 12,000, Issachar 12,000, Zebulun 12,000, Joseph 12,000, Benjamin 12,000. At alam po ninyo, nagkaroon ng iba't ibang mga pananaw dito. Ang sabi ng iba, this is literal. Kaya po may mga pananampalataya na ang kanilang paniniwala na ito ay literal lamang. At nakabilang lamang yung mga 144,000 at ang tawag nila ay makalangit na kaligtasan. Yung great multitude ang sabi nila, ito ay makalupang kaligtasan. Well, hindi po yun ang ating ina-adhere o ating pinaniniwalaan. Pero meron rin pong iba na nagsasabi, oh, yung Israel dito is symbolical, pero yung 144,000 na bilang is literal, according sa isa pong narinig ko na nangangaral. Ang kanyang pananaw kaya daw literal na 144,000, this only refers to men. Hindi daw kasama yung mga babae at saka yung mga bata. But again, meron pong mga pros and cons with that. Ano po? Kaya po, let me present to you I am already presenting to you yung ilang mga stand dito. At ito pa po yung isa, according to Stefanovic. Thus, 144, 12 times 12 stands for the totality of Israel. That is to say, the entirety of God's people from both the Old and New Testament times. Kaya po makikita po ninyo, di ba po, yung tribes, 12, tapos 12 disciples ni Jesus Christ. At hindi lamang yun, pag pinag-aralan pa natin yung Revelation, yung mga pangalan ng mga disipulo, nandoon, tapos 12 gates. So talagang yung 12 is a number that is mostly used rin in the book of Revelation aside from number 7. Ano po? So dito mga kapatid, ang gandang pag-aralan po nito sapagkat, well, alam po ninyo, since Revelation is a symbolical book, I think it will be best for us to believe that this is also a symbolical number. Ibig sabihin, it's a number na hindi literal na 144,000 lang ang maliligtas. Ano po, hindi lang literal na 144,000 ang maliligtas. And I will present to you mga kaibigan, mga kapatid, later because there is a literary device na ginagamit ni John nung kanya itong isinusulat. Tingnan po ninyo muna, alam po ba ninyo na yung 12 tribes na nasa Revelation 7 is different from what is written in the book of Genesis, yung 12 tribes sa Genesis, sa chapter 49, iba rin doon sa Numbers 5 to 15, at iba rin doon sa Ezekiel 48. At dito po sa Revelation 7, ang very common is that wala yung pangalan ni Dan at saka ni Ephraim. Bakit po? Si Dan at saka po si Ephraim ay mga naging simbolo ng idolatry at saka po ng tinatawag po natin ng ungodliness. Kaya po, it's possible na kaya wala yung name nila doon sa Revelation 7. Again, Dan and Ephraim ay naging symbol po ng tinatawag po natin na idolatry. So, ibig sabihin mga kapatid, if there is a difference, so, we cannot say na ito ay 12 tribes lamang ng Israel doon sa Old Testament na talagang literal na Israelita lang ang maliligtas. So, I would adhere sa sinasabi ni Stefanovic that this refers to the faithful God's people from both Old and New Testament and until our time today. Ano po? So ito po mga kapatid ay mahabang pag-aaral but allow me in this short time to just share ito po mga simple na mga bagay nito. But again, since it's a symbolical book, we hold on that it is also that this number is symbolical. At yun nga po, pinipresent ko po sa inyo just from the 12 tribes, iba-iba po siya. At alam po ninyo may magandang pag-aaral dyan na sabi nila yung mga pangalan daw dito na Judah, Reuben, Gad hanggang kay Benjamin sa Revelation 7 ay merong mga meaning or may message that nagpo-point sa atin na talagang ang ating Panginoon Jesucristo ang ating tagapagligtas. Well, yun po ay ilan lamang sa mga sinasabi ng mga nag-aaral at nagpe-present ng Revelation. But again, mga kapatid, based on this analysis, the comparison between Genesis 49, Numbers 1, 5 to 15, Ezekiel 48, and Revelation 7, hindi po natin masasabi that this is only for Israel. It refers to all the people of God who will,
who accepts Jesus Christ, who believes in God. Okay po? Yung mga nagtatapat sa ating Panginoon. Ngayon, ito po, para mas makita natin na yung 144,000 is not a literal number. If you look at the literary technique na ginamit ni John dito, tingnan po ninyo yung verse 9. Ang sabi niya, after this, I look, and there before me, was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language. So, sabi naman ng iba, iba daw yung 144,000, iba rin yung great multitude, magkaiba yan, sabi nila. Pero tingnan po ninyo, sa verse 4, pansinin nyo mabuti mga kaibigan, yung inyong Bible, then I heard the number. Narinig ko ang number. Pagdating sa verse 9, I look and behold, there before me a great multitude. So ito po ay isang literary technique na kung saan naririnig muna ni John, pagkatapos titignan niya, at yung nakita niya at saka yung narinig niya is in reality the same thing. At ang madalas sinasabi nila, yung pagkakita ni John, yun ang mas maliwanag. Yun yung talagang yun ang tama. Yun yung, ano si parehong tama, pero yung nakita niya, yun yung mas kumpleto ang detalye. At tingnan nyo po, this is present in the book of Revelation. Tingnan nyo po sa verse 5. Ng Revelation 5, verse 5 hanggang 7 o 6. Sabi, tingnan po ninyo ha. And one of the elders said to me, sinabi sa kanya, so narinig niya, weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered so that he can open the scroll and its seven seals. Tingnan niyo mga kapatid, verse 6, and between the throne and the four living creatures and among the elders, I saw a lamb standing as though it had been slain with seven horns and with seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into all the earth. So ibig sabihin mga kapatid, narinig niya. It's 144,000. Pero nung nakita niya, ito pala ay great multitude that no one could number. So kung paanong sabi rin sa kanya, oh, Lion of Judah. Nung tumingin siya, lamb slain. So isang tupa. So mga kapatid, it's talking about the same thing. So this is a literary device that will tell us that 144,000 and the great multitude is the same. It's the same, mga kapatid. And tulad po na sinabi ko kanina, pag tumingin na si John, it is a complete detail. At ang sabi po doon, no one could number. Kaya mga kapatid, ang ganda pag-aralan po nito. I hope later on, we will have more time to discuss and to talk about this. But now, let me proceed with my three points. Three points na kung saan ipapakita po dito sa ating pag-aaral. Ano ba yung mga characteristic ng tinatawag po natin na who will be able to stand? Yung mananatili sa ating Panginoon. Let's go back to verse 9. Ang sabi ganito, after this, I look and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. So baybayan niyo po mga kaibigan, mga kapatid, huwag po kayong aalis dyan sa verse 9. Dyan po tayo mag-aaral ng mabuti. At dito po mga kapatid, ang sabi dito, pagtitingnan niyo pong mabuti, standing before the throne and before the Lamb. At ang aking pong unang hinighlight dyan na salita sa verse 9 is that they were wearing white robes. They were wearing white robes. At pag pupunta natin yung verse 10, and they cried out in a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. So for our first point, mga kapatid, dito po sa ating pag-aaral o yung characteristic ng mga makakatayo sa huling panahon are those who accepts. Accepts who? Accepts Jesus Christ. Kaya pong sabi, they were wearing white robes. At ang sigaw nila, ang iyak nila, salvation belongs to our God.
mula doon sa tupa. So they have accepted the sacrifice of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya po alam po ninyo, itong white robes is an image na ginagamit consistently in the stories of Jesus Christ or parables of Jesus Christ and also in Revelation. Yung white robes is not our righteousness. It is the righteousness of Christ that covered us. Ano po? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, we have accepted that it's only Him who can save us. It's only Him who can redeem us. And because of that, we are covered by the righteousness of Jesus Christ. Alam niyo po, very consistent sa Bible. Sa Old Testament, I think in the book of Isaiah, ang ating mga katuwiran ay filthy rags. Kahit anong gawin nating mabuti, kahit anong gawin natin na mga sipag sa ministry, lahat-lahat ng mga yan, yan ay maruming basahan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. It is only the righteousness of Christ that counts. Kaya nga po, we are justified by faith. May pag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, we are secured of our eternal life in Christ. Kaya po mga kapatid, ang first characteristic based sa aking pong pag-aral dito is that they have accepted Jesus Christ. Tinanggap nila na tanging Panginoong Jesucristo ang makapagliligtas sa atin. Tingnan niyo po itong sabi sa 1 John 5:12, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So tanging sa ating Panginoon Jesucristo, merong buhay. Alam niyo po, meron ako isang buong sermon just about accepting Jesus Christ. And in there, I've highlighted na kung saan po ay sinabi ko po doon that Jesus should be accepted as our life, as our light, as our lover, as our light, siya yung talagang lahat, as our Lord. Ano po? Kasi pag tinanggap natin na siya ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko, siya ang ating Panginoon, we will follow His command. Kaya po, alam nyo, yung mga taong na-covered ng righteousness of God, well, baka naman sabihin ninyo sa akin, Pastor, lahat naman pala ng ginagawa namin, maruming basahan sa harapan ng Panginoon, tanggapin ko na lang ang Panginoon. Well, mga kapatid, yung mga taong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, when they are covered by the righteousness of Christ, yung kanilang buhay na babago din at umaakma ang ating mga buhay sa sinasabi ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ni Ellen White, as the redeemed have beheld the power and malignity of Satan, they have seen as never before that no power but that of Christ could have made them conquerors. In all that shining throng, there are none to ascribe salvation to themselves. As if they had prevailed by their own power and goodness, nothing is said of what they have done or suffered, but the burden of every song, the keynote of every anthem, is salvation to our God and unto the Lamb. Walang ibang makapagliligtas sa atin, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So ang unang characteristic, yung mga taong tinanggap nila that on their own, they will not be saved. Sila yung mga tao, ito pong pinag-aaralan natin, yung 144,000 great multitude who will receive the seal of God. Mga taong tinanggap, tanging si Kristo lang ang solusyon. Kaibigan, kapatid, kung nanonood ka ngayon, kasama mo yung mga kapatid mo, kasama mo yung mga pamilya mo, kasama mo yung mga church members mo, sabihin mo sa kanya, only in Christ. Come on, sabihin natin sa isa't isa, only in Christ. Tanging sa Panginoon Jesucristo lamang tayo, magtatagumpay, walang ibang paraan, mga kapatid ko. And we accept Him, like what I've said a while ago, as our Lord, as our Savior, as our life, as our light, mga kapatid ko. Tanggapin natin ang sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo. Walang magagawa ang ating mga sariling mga gawa. We cannot boast of anything. Tanging ang ating Panginoon Jesucristo. At pag tayo, mga kapatid ko, tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo as our Lord, alam niyo yung word na Lord, ibig sabihin niyan, He is our Master. If He is our Master, we will follow what He is saying. Kaya lang minsan na nangyayari po, mga kapatid, we love to hear na we accept Him as our Savior. Pero we miss the point that we need to accept Him as our Lord.
Para bang minsan ang dali na lang, okay, He is my Savior. Pero yung ating buhay ay hindi umaakma sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga taong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo na babagong kanilang buhay at sumusunod sila. Naalala ko tuloy yung isang narinig kong kwento na meron daw pong isang babae na siya ay nililigawan ng dalawang lalaki at nalilito siya kung sino ang kanyang sasagutin. At ang nangyari, sabi niya, ganito na lang ang gagawin ko. Kukuha ako ng barya and then the Lord's will be done. Well, mga kapatid, ito yung story ha, huwag niyong gagayain to. Well, ngayon, we ask the Holy Spirit to lead us. Pero for the sake of emphasizing my point, anong nangyari po, yung ito daw pong babae, sabi niya, ganito na lang, pag heads si Michael, pag tails si Mark. Tapos nag-pray siya, sabi niya, Lord, ito pong coin na ito, i-bless niyo po, Lord, your will be done. Pag ganun niya, mga kapatid, ang lumabas, heads si Michael. Sabi niya ulit, Lord, isa pa po. Isa pa, Lord. Isa pa. Pray siya. Lord, your will be done, Lord. Masunod ang gusto mo. Pag ganun niya, mga kapatid, paglabas, heads ulit. Sabi niya, Lord, isa na lang, Lord. Your will be done po, Lord. Ang mangyari po ang kalooban ninyo. Pag toss niya ng coin, mga kapatid, ang lumabas, tails. Ang sabi niya, finally, Lord, your will be done. Si Mark ang gusto mo para sa akin. Mga kapatid, those who have accepted Jesus as their Lord, as their Savior, as their Redeemer, will live a life that is in accordance to the plan of God. Hindi masusunod yung ating sariling mga gustuhan. Hindi rin natin ipipilit yung ating mga sariling katuwiran sapagkat tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang makapagliligtas sa atin. Wherever you are, mga kapatid, can you please say amen to that? Nawa po, mga kapatid, we are reminded that in Revelation, this is a very Christ-centered book na napinapakita sa atin, tanging sa ating Panginoon si Kristo lamang merong kaligtasan. Ngayon punta po tayo dun sa next na point. Dito po sa verse 9 pa rin. So, sinimulan po natin dun sa they were wearing their white robes and they were crying out to the Lord. Nang sinasabi nila, salvation belongs to you, O God. Hindi sa amin. Walang katuwiran kami sa aming mga sarili. Pero tingnan niyo ang gusto ko dito. In-highlight ko po yung word na sa verse 9 pa rin tayo, they were standing before the throne and before the Lamb. Remember the question? Ang tanong, mga kapatid, sa verse 17 ng chapter 6, who will be able to stand? Or who is able to stand? At ang nangyari dito, ang sabi, ang description, the 144,000, the 144,000 and the great multitude, which is the same based sa ating pagpapaliwanag kanina, they were standing before the throne and before the Lamb. At alam nyo, mga kapatid, ang ganda ng pagpapaliwanag dito. Pagtitingnan nyo po sa verse 13, then one of the elders asked me, this in white robes, who are they? And where did they came from? Or where did they come from? And I answered, sir, you know. And he said, these are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are the throne of God and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will shelter them with His presence. Never again, verse 16, will they hunger. Never again will they thirst. The sun will not beat down on them, nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe every tear from their eyes. Mga kapatid, ang ganda ng sinasabi dito. Those who are standing before the throne of grace, or those who are standing before God, are those who have accepted Jesus Christ, and not only that they have accepted Jesus Christ, ang ganda ng sinabi dito, no? Imagine nyo, sabi nito, they were wearing white kasi daw po ang ipinanlinis ay dugo ng ating Panginoon Jesucristo. So for all, the only way for us to turn white is through the blood of Jesus Christ, to be covered by the righteousness of Jesus Christ. Pero nagustuhan ko dito, mga kapatid, nag-endure yung mga faithful,
yung mga anak ng ating Panginoong Diyos. They have endured. Kaya po ang linagay ko dito, not only that we accept, but we advance in Jesus. Hindi pwede mga kapatid na we accepted Him now, and then later on, aatras na lang tayo. Kaya po alam nyo, yung parable sa Bible, yung parable ng ating Panginoon Jesus Cristo, di ba po? Napakalinaw doon na may mga tao, may mga seeds. Yung seeds o yung gospel tatanggapin nila. Pero pag may pagsubok na, iiwan nila ang Panginoon. Pag may mga kalayawan na alam mo yun, yung hindi nagiging priority ang Panginoon. So itong mga ito ay nangyayari sa mundo natin. Tingnan po ninyo ngayon sa paligid natin. Nariyan ang mga iba't ibang mga kalamidad. Nandyan ang iba't ibang mga problema sa buhay. Hindi lamang yun. At this time, nandyan din ang mga kalayawan na kung saan ay maaring sirain ang ating pananaw at ang ating focus sa ating Panginoon. And those who will be able to stand are those who are advancing in Christ. Sila yung mga nagpapatuloy sa ating Panginoong Jesucristo. They have endured yung tears. They have endured yung hunger. Palagi ko mga kapatid, in my reflections, itong mga taong ito ay mga taong, alam niyo yun, yung kahit wala nang magutom, ang sasabihin niya, Lord, ikaw pa rin, Lord. Di bali nang magutom, basta magtatapat ako sa iyo, Panginoon. Ito yung mga tao na alam niyo, uhaw na uhaw, walang mainom. Pero ang sabi nila, kesa na ako'y uminom ng mga mainumin na masisira ang aking kalusugan, at hindi lamang ang aking kalusugan, kundi pati ang aking pananampalataya sa iyo, hindi ko gagawin, Panginoon. Ito yung mga taong kahit sobrang init, ito yung mga taong kahit nabaha, ito yung mga taong kahit nanilindol, ito yung mga tao na kahit napakaraming pagsubok, mga taong nawalan ng trabaho, ito yung mga taong namatayan ng mahal sa buhay, ito yung mga taong nagka-COVID, ito yung mga taong nagkaroon ng iba't ibang mga problema sa buhay, and yet they remain in Christ, na manatili sila, nag-advance sila sa ating Panginoong Jesucristo. And the only way to advance is of course, we accept Jesus Christ and we allow the Holy Spirit, we allow Jesus Christ to lead us. Kaya ang ganda po eh. Tingnan nyo yung last phrase dun sa verse 17. Ang sabi dun, He will lead them and God will wipe away every tear from their eyes. So ibig sabihin mga kapatid, itong mga nanampalatayang ito, not only that they have accepted Jesus Christ, they endured, nanatili silang nagtatapat sa ating Panginoon hanggang sa katapusan. Mga kapatid, hindi ko po alam ano yung mga pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon. Hindi ko alam ano yung mga problemang meron kayo ngayon. Hindi ko alam gano'ng kabigat ang mga pinagdadaanan yung pagsubok. Ngunit ano pa man yan, accept Jesus Christ. Advance in Jesus Christ. Advance in Christ, mga kapatid. Manatili tayong nangahawak sa Kanya. Tandaan po ninyo, our only assurance is in Christ. May mangyari man sa atin sa mundong ito, magutom tayo, mamatay tayo, pag tayo'y na kay Kristo, we have eternal life in Him and we will be with Him forever. Kaya alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, yung mga pagsubok ng buhay, it will come because we are living in a sinful world. Pero tandaan nyo yung sinasabi natin kanina, yung verse 1, God is holding through the angels, inutusan ng mga angels to hold the four winds of the earth. Kaya yung mga nararanasin natin ngayon, wala pa po yan sa mga mangyayaring mga sakuna at mga bagay-bagay. Kaya nga po sa Matthew 24 ang nakalagay, these are just the beginning of birth pains. Ito pa lang ang mga pasimula. So kailangan manatili tayo sa mga pagsubok ng buhay, sa mga bagay na mga dumarating sa atin na nagpapahirap sa atin, and at the same time, sa mga kalayawan, sa mga success na dumarating sa ating buhay, let us not miss mga kapatid. Huwag nawa tayong madistract sa kalayawan, huwag tayong madistract sa mga kalabidad, huwag tayong madistract at manatili tayong nagpapatuloy sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. And lastly, mga kapatid, in verse 9 pa rin, ang sabi dito, they were holding palm branches in their hands. At alam po ninyo, according to studies, nangyari rin to kay Jesus Christ nung siya'y pumapasok at sa Jerusalem. And yung palm branches, according to Freeman, palm branches were used on occasions of festivity. They were regarded as tokens of joy and triumph. Kings and conquerors were welcomed by having palm branches stern before them and wave in the air. At ang sabi pa po ni Barry J.D.,
indicative of victory in royal and military processions as demonstrated by its own connection with white robes and salvation of history. So makikita ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ang bukang bibig, ang kilos ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo who will receive the seal, ang kanilang isip nakatuon sa Panginoon, ang kanilang mga kilos nakatuon sa Panginoon, and in here, they are worshiping God. They are adoring God. Kaya po ang linagay ko dito, number one, accept. Number two, advance. And number three, adore Jesus. Let us exalt Him. Itaas natin siyang patuloy. Sambahin natin siyang patuloy. Sa lahat ng ating ginagawa, purihin natin ang pangalan ng ating mahal na Diyos. At tulad ng mga ginagawa ng mga mananampalataya, ang sabi dito mga kapatid, tingnan nyo sa verse 11, and all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshiped God, saying, Amen! Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. So mga kapatid, they were worshiping God. Sila'y pumupuri at sumasamba sa Panginoon. Ito yung mga taong magpapatuloy sa ating Panginoon kahit ano ang mangyari. Mga kapatid, anumang pagsubok na ating pinagdadaanan, let us not miss this opportunity, this time, to praise, worship, and adore God. Tandaan po natin, what He did 2,000 years ago ay enough para nang sa ganon tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa sa lupang ito. Mabigat man ang ating mga pagsubok, mabigat man ang ating mga pinagdadaanan, ang sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo ay sapat para sa atin. Ito'y sapat para magkaroon ng pag-asa. Ito'y sapat para magkaroon ng kaligayahan sa ating mga mukha. Ito'y sapat para na sa ganun magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso. Mga kapatid, the characteristic based sa aking pong reflections in this passage or in this chapter is that those who will receive the seal are those who accepts Jesus, those who are advancing in Jesus, and those who adore Jesus. Kaya mga kapatid, kamusta po ang pagsamba ninyo sa panahon ngayon? Kamusta po ang pagpuri natin sa ating Panginoon? Mga kapatid, nawa po may mga pagsubok man, we will all declare and say, praise the Lord, sapagkat napakabuti ng Panginoon. Anumang pagsubok, Lord, we will worship You. We will adore You. Naalala ko mga kapatid, to end this, meron daw pong isang babae na siya ay tuwing nagsesermon ng pastor sa inasigaw, Amen! Praise the Lord! Lagi niyang ginagawa yan mga kapatid, mga kaibigan. One time siya ay dumating sa matinding pagsubok, siya ay walang makain at hirap na hirap. At habang nagsesermon ng pastor, alam po ninyo sa isip niya, siya ay down na down. Sabi niya, paano ko ba gagawin to? Hindi ko alam, paano ba ako makakapag-amen? Ang dami ng pagsubok na aking pinagdadaanan. Hindi ko alam kung makakayanan ko pa. Pero alam nyo mga kapatid, nung yung sermon ng pastor ay talagang nagsabi that God is in control, God loves us, God cares for us. Ang sabi bigla ng babae, tumayo siya. Ang sabi niya, Pastor, kahit walang makain, kahit walang bigas, kahit walang ulam, kahit masira ang bahay, kahit ano man na mangyari, Pastor, I will praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Napakabuti na ang ating Panginoon. At nawa po mga kapatid, sa mga pagsubok ng buhay natin ngayon, sa ating mga pinagdadaanan ngayon, we will all say and declare, praise the Lord. We worship You, Lord, because Your love and Your grace is sufficient. Lord, Ikaw pa lang, sapat ka na. Ikaw pa lang, Lord, kompleto na. Nawa po mga kapatid, mga kaibigan, na-bless kayo sa ating pag-aaral ng Revelation 7. Again, ang ating pong 3 points, accept, advance, and adore. Patuloy nawa tayong manatiling nagtatapat at naglilingkod at nananatili sa ating Panginoon Jesucristo sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat segundo ng ating
buhay. Pagpalain po kayong lahat, mga kaibigan ko. Again, may God bless you all. Paurihin po ang ating mahal na Diyos. Let's bow our heads for a word of prayer. Our great God, Heavenly Father, thank you so much po sa aming napag-aralan ngayon in the book of Revelation 7. Tunay nga, Panginoon, napakabuti po ninyo. Ginawa na ninyong lahat ng pamamaraan for us to be saved. And so, Lord, help us. Just like what we studied, Lord, yung pinag-usapan po natin, who will be able to stand or who is able to stand based sa question po ng Revelation 6:17. At napag-aralan po namin na ito yung mga tao, yung 144,000, the great multitude who will receive the seal of God. And Lord, nalaman po namin na these are the people who accepts you. Not only that they accept you, they are advancing in you. Ano mang pagsubok na nanatili po sila. And they are those who adore you. Pumupurit, sumasamba sa ano mang pangyayari ng buhay. Ano man ang mga dumarating sa buhay, ang aming puso't isipan, Panginoon, tulungan kami, Panginoon, mapabilang sa mga taong ito, sa panahong ito, Lord, na habang kami naghihintay sa inyong ikalawang pagparito, tulungan kami, Panginoon, mapabilang sa mga taong tatanggap ng inyo pong seal. At habang kami naghihintay, Lord, help us right now na maging tapat sa inyo by accepting you, advancing in you, and by adoring you. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, pagpalain niyo po ang aking mga kaibigan, tulungan sila sa anumang pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming mga problema ang dumarating sa ating buhay na pagminsan ay hindi natin maunawaan. Nariyan ang karamdaman, ang pandemya, at ganun din ang iba't ibang mga bagay na hindi natin maunawaan na nangyayari dito sa ating buhay. Minsan ba ay nawawalan ka na ng pag-asa? Minsan ba pakiramdam mo ay hindi mo na magagawang magtagumpay sa iyong mga pinagdadaanan ito? Kaibigan, inaanyayahan kita sa isang gabi-gabing pag-aaral at ating tutuklasin ang ating buhay na pag-asa na matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Samahan niyo po kami mula po May 24 ang simula at sa loob po ng dalawang linggo ay tutuklasin po natin ang mga magagandang balita na pagmumula ng pag-asa mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayo at aasahan ko po na aanyayahan natin ang ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay upang nang sa ganun sila rin naman ay makinabang at mabless sa ating pong pag-aaralan na ito. See you all and God bless you.